mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga panatiko sa mga pampaswerte? Kayo po ba ay maraming mga problema ang pinagdadaanan? Alam niyo po ba mga bossing ko na lahat ng mga problema natin pinagdadaanan ay may kanya-kanyang solusyon? Basta't perfectong sangkap at tamang pagkakagawa at may lubos kang paniniwala, walang dahilan ang mga problema niyo po ay magtagal po sa inyo. Kaya kung kayo po mga bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ng mga iba't ibang simple pero napaka-epektibo mga pamamaraan para po tayo swertin sa ating pong buhay. Ano po ba itong aking binabanggit na ito? Kung kayo po ay maraming problema ang pinagdadaanan sa ngayon, kung ano man po yung problema nyo pong yan, pangkalahatan po ito at ito po ay napaka-epektibo at mabilisan din po ng pagsusolusyon sa mga problema, kagaya rin po ito ng kape na aking pong itinuro. Ngayon po mga bossing, ito naman po ay sa pamamagitan ng munggo. Alam niyo po ba mga bossing ko, sa ibang bansa ay patok na patok po ang munggo na isa sa mga pinaniniwala ang napakaswerte dahil ang munggo ay bilog. Ang bilog po ay swerteng pinaniniwalaan at ganoon din po ang kulay po ng munggo. Kung hindi po ito ay berde, dilaw at meron din po nitong pula. Yung mga beans na yan na magdudulot po sa atin ng swerte ay di nga hot tuwing bagong taon ay nagpapaano po tayo. Pagka halimbawa bago sumapit ang 2021, kailangan kumain po tayo ng masuswerteng mga beans at ganoon din po ang mga pagkain para maging masagana at ipong pamumuhay. Ngayon po mga bossing, kayo po ba nung bagong taon ay kumain ng mga masusustansyang beans? Ganoon din po kasama na yung mga green peas, ganoon din yung iba't ibang klase ng prutas, ganoon din po yung mga nagmamantika. Kumbagay kasaganahan po yan yung mga ganyan mga bossing, yung mga halimbawang lechon, or kaya liempo, or kaya belly. Basta yung mga nagmamantikang yan, swerte po yan dito sa atin sa Pilipinas, di ba? Ngayon po mga bossing ay ito po isa sa mga magdudulot sa atin ng kasaganahan. Ngayon po mga bossing ay kailangan din po natin ang mga barya. 7 piso lamang po na barya at ganoon din po ang ati po munggo. Kung kakunti po ang munggo nyo, kahit 25 na butil lamang po ng munggo kasi ang meaning po ng 25 is for happiness. Tapos ang munggo po mga bossing ko ay halimbawa binabad nyo to sa tubig kaya sinasabi na ito isa sa mga napakabilis na solusyon dahil inihalin tulad ito. Halimbawa ang munggo ay binabara mo ng 24 oras at kinabukasan mag-react po agad ito. Ito po ay magiging toge. At kung ito po ay ibubudbud nyo sa lalo-lalo na kung matataba ang lupa at medyo basa-basa po ito, ito po ay mabilis na sisibol at walang pahirapan ang pag-aalaga. Kaya inihahalin tulad po ito sa mabilisan na solusyon din sa mga problema po natin. Ngayon po mga bossing, ito pong ating coin sa 7 piso ay kumbaga kailangan linisan po muna natin to dahil ito po ay kung sino-sino na pong humawak po nito. Maaring ito po ay may mga kaakibat ng kamalasan kaya kailangan linisan po muna natin para tunay na maging swerte. Minsan po ba'y kayo nakagawa na ng pampaswerte at ito po ay hindi tumalab, lalo-lalo na kung ito po ay barya ang inyong ginamit. Maaring hindi nyo po ito nalinisan, kaya kailangan linisan nyo po muna ito. Kung halimbawa kayo po ay may tubig ulan, tubig ilog, tubig dagat, yan po ay wala nang paik-ik na lalagyan pa ng suka. Dahil yan po ay magdudulot na ng swerte at kasaganahan. Ay di nga po't ang tubig na yan ay pwede nating iuwi sa tahanan at pwede nating ipalinis na ating tahanan. At para mag-flow po ang swerte at maitaboy ang mga kamalasan. Ngayon po mga bossing, kung wala ka naman na mga aking nabanggit na tubig, pwede kang kumuha sa halimbawa isang tabon tubig, tas lagyan na ito ng suka at konting asin. Pagtapos ay ibabad po itong ating barya na kagaya rin po sa mga kalikasan. Ibababad lamang po natin ito na 5 minuto sa tubig at pagkatapos ay hahanguin natin ito ng tipas ng 5 minuto at ibibilad sa sinag ng araw at hayaan nating makusang matuyo sa pamamagitan ng araw at ganoon din po ang hangin. Pagkatapos ay perpektong pampaswerte na po siya. Ngayon po mga bossing ay magwi-wish po tayo. Ito po hindi natin tatakluban mga bossing. Magwi-wish po tayo sa pamamagitan ng pampaswerteng ito ay dadaloy ang walang humpay na swerte sa akin at malabo na ako'y mamumblema pa pagdating sa pera. I-wish nyo na po ang lahat po ng gusto ninyo ng walang gamit na sana.
At sabi niyo po dito sa pamamagitan ng papaswerteng ito ay mababago ang takbo na aking pamumuhay. Kung sa ngayon ay panahihirap na lamang po pinagdadaanan po natin, ay sabihin po natin dito ay instead na paghihirap ay kasaganahan ang mapa sa atin. Basta mag-wish po kayo na mula sa inyong pong puso na walang gamit na sana. At kayo po ay aayudahan po ninyo ito ng panalangin na kayo po ay magtatagumpay sa buhay. At kung ano man ang pinagdadaanan niyo sa ngayon ay kaagad niyo itong masolusyonan. I-wish nyo na po ang itodo-todo nyo na ang pag-wish dahil wala naman po itong bayad. Ultimo nung bata pa po kayo at marami kayong mga pangarap na hindi pa hanggang sa ngayon natutupad, ay bigyan nyo ng katuparan po ito sa pamamagitan nito. I-wish nyo rin po yan dito. Pagkatapos, ihulog nyo lamang po yan ganyan. Ngayon po mga bossing, ito po ilalagay nyo lamang sa may silangan po ninyo. Kayo po ba ay merong pwedeng patungan sa may silangan? Diyan nyo po siya ilalagay. Pero kung wala kang pwedeng patungan dyan, kayo po ba ay sa silid ninyo ay may tukador, aparador? Pwede nyo po siya doon ilagay. Para ito po kasing silver, ito pong coins po natin ay isa sa mga nagtataboy na mga kamalasan. Kung isa sa miyembro ng pamilya or kayo pong breadwinner ay lagi na lamang po minamalas or napakaila po ng swerte sa inyo, lalo-lalo na sa pera, pakapitin naman po natin sa pamamagitan po nito. Pero syempre mga bossing, kapag po kayo gumawa ng ganito, huwag niyo po itong iintayin. Hayaan yung kusang mag-flow po ang swerte. Kapag po kayo nag-iintay, lalo-lalo na kung may involve ito na pera, lalo po yung natagal. Kaya hayaan nyo lamang na kusang dumating po ang swerte. Ngayon po mga bossing, ay mainam po ito na hayaan nyo lamang na ganito. Kahit nga po na halimbawa, next year, at kayo po ay mayroon pang ring ganito, hayaan nyo lamang po siya mga bossing. Basta ang importante, hindi po siya lalanggamin. Kapag po siya nilanggam, ay papalitan nyo na po ito. Pero kung hindi naman lalanggamin, hayaan nyo lamang po siya. Or kung hindi pa ito magdudumi, hayaan nyo lamang po mga bossing. Ito po yung magdudulot sa inyo ng swerte. Kahit gaano katagal po ito, magdudulot po ito ng swerte. Dahil ito po ay pinagsama-samang perfectong sangkap ng mga bilog-bilog na magdudulot sa atin ng swerte tagumpay. Mag-aalis ng lahat ng mga kamalasan natin, magiging masagana at ipong pamumuhay. Kung ito po yung never niyo pa nagagawa, ay nako, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa, gawin niyo na po ito. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!